At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyon! My name is Christina Tintin de la Hoya, and I am absolutely thrilled to be your teacher this year. With a passion for education and a commitment to your success, I am here to guide, support, and inspire you every step of the way. Class, please shut up while I'm talking. Madam, I'm Boysi Buyas. I'm glad to be my teacher. Boysi Buyas? Are you belong to my class? Ah, yes, ma'am beautiful. I like you very much. Not only him, ma'am beautiful. Me too. Huh? Kayong dalawa? Oh my God. Madam, ang ganda-ganda mo talaga. Alam mo, nang mabalitaan naming magtuturo ka na dito sa Nanghingaloan National High School, minabuti naming ipagpatuloy ang aming pag-aaral ni Pari Bonjing. Oo, Madam Tintin, totoong sinabi ni Pari Sibuyas. Stop! Better yet, listen to what I have to say. Eh, kasi Madam, ang ganda-ganda mo talaga eh. Kaya mag-aaral kaming mabuti ni Pari Bonjing dahil ikaw ang teacher namin. I love you, Madam. Ako, hindi ako mag-aaral para hindi ako makapasa sa exam at ikaw na uli ang teacher ko sa susunod na taon. At liligawan kita! Shut up! Mga bastos kayo? Nagturo ako dahil gusto kong makatulong sa mga katulad ng mag-aaral. Gusto ko kayong maging pag-asa ng ating bayan. Pero kung sa mga bastos na katulad ninyo, masisira lang ang mood ko na magturo. Galit na talaga si ma'am. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para hindi respeto ng mga katulad ninyong wala pang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, hindi nyo nga kayang buhay ng mga sarili nyo eh. Di kayo marunong rumespeto. Subukan nyo mag-exam salit. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali ninyong yan, di na nga kayo matalino eh. Ang sama pa ng ugali nyo, wala pa kayong nararating. Ako nang nagsasabi sa inyo, wala kayong lugar sa mundo. Ikaw, Hoy Boy, at ikaw, Bunjen, mga ingrato kayo at ugaling squatter. Pa? Madam? Tingnan mo itong nag-viral. Isang guro na nagalit sa mga estudyante niya. Tingnan mo! Ha? Sino kayang guro na yan? Ito ha, panoorin mo. Viral ngayon sa social media. Sandali ha, ipreplay ko at panoorin natin. Oh. Sige nga. Nagturo ako para maging pag-asa kayo ng bayan. Pero ang babastos ninyo? Pangalawa, hindi ako nag-board exam para hindi respeto ang katulad ninyo na wala pang narating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo, hindi nyo nga kayang buhay ng mga sarili nyo eh. Hindi kayo marunong rumespeto. Subukan nyo mag-exam salit. Baka hindi pa nga kaya pumasa eh. Sa ugali ninyong yan, di na nga kayo matalino eh. Ang sama pa ng ugali ninyo. Wala kayong mararating. Ako nang nagsasabi sa inyo, wala kayong lugar sa mundo. Hoy Boy, at ikaw Bunjing, mga ingrato kayo at ugaling squatter, pa? Ha? Teka, si Tintin ito, Veronica. Oo nga eh. Naku, high blood pala ang hipag mo. Ayan, nag-viral tuloy sa social media. Naku, bakit siya nagalit?
Anong dahilan? In-high blood daw kina Boy at Bunjing. Dahil parang binabastos na raw siya. Kaya yan, nagalit. Pero nadamay ang mga ibang estudyante. Naku, paano kaya ito? Baka kasuhan siya. Yan din ang iniisip ko, Pining. Kawawa naman ang hipag mo niyan. Kabago-bago lang na magturo eh. May problema ka agad. Baka matanggalan siya ng lisensya. Naku, Veronica. Paano kaya ito? Nakakaya naman kung matatanggalan siya ng lisensya. Uwi pa naman si Adonis sa linggong ito. Kasama ang mga kaibigan niya. At mag-blow out daw dahil isa ng guro ang kapatid niya. Pining, kailangan maariglo na kaagad ang problemang yan para hindi na lumaki at hindi na matatanggal sa trabaho si Tintin. Sabihin mo kay Adonis na kumilos na tayo kaagad habang may panahon pa. Sige na, Pining! Landing Veronica na naman yan. Hinihintay ka na dahil magmumutol kayo. Hey, Punyeng! Tumigil ka na nga dyan! Mamaya may makarinig eh. Isipin nilang totoo yung sinasabi mo. Hello. Ikaw pala, Tintin. Bakit ka napatawag? Ano? May problema ka? Anong problema mo? Aha! Si Tintin pala yung kausap mo. At may problema siya. Huwag kang maingay. May kausap ako. Sige. Pupunta ko dyan ngayon din para ayusin ang problema mo. Sige. Bye. Ops! Aalis ka kaagad. Alam ko na. Siguro ang problema niya, nabuntis mo siya, no? Oo. Anong pinagsasabi mo? Kung ano-anong sinasabi mong pangit na matinda ka eh. Tumigil ka na, Punyeng. Kundi tatamaan ka sa akin eh. Yes ka. Talagang hindi ka natitinok. Ang hilig mo talaga sa checks. Pati si Tintin, binuntis mo. Sinabi ng tumigil ka. Aray ka. Mga kapitbahay, tulungan ninyo ako. Papatay na ko ng asawa ko. Tulong! Punyeng! Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Tintin. Babain mo lang sana ang pasensya mo. Tulad nito, nag-viral ka sa social media. Paano kasi? Hindi ko na nakontrol ang sarili ko nang makita ko nakasama pala sa klase ko ang dalawang yun. Kaya nakapagsalita ako ng ganun. Ang problema nga naka-live ka. Kaya maraming nakakita. Bakit kasi nag-live ka? Gusto ko sanang mapanood ng mga friends ko sa social media ang unang araw ko sa pagtuturo. Pero hindi ko nakontrol ang sarili ko nang binastos ako ng dalawang yun eh. Paano na yan? Maraming nagbabas sa iyo. At ipaparating daw ng mga estudyante mo ang ginawa mong panglalait sa kanila. Hindi ko naman sila nilait, ate. Kundi bibigyan ko lang sana sila ng leksyon. Yan kasi ang hirap ngayon eh. Mapagalitan mo lang ang mga estudyante, ibabastusin ka na. Paano sila titino kung hindi magagalit ang guro? Paano sila magiging pag-asa ng bayan kung ayaw nilang padisiplina? Paano, ate? Sabihin mo nga. Naiintindihan kita, pero iba na ang mga estudyante ngayon. Hindi na sila pwedeng pagalitan dahil isusumbong ka nila sa mga magulang nila at papanikan ka agad sila. Kaya dapat maayos na kaagad ito para hindi ka matanggalan ng lisensya. Oo, ate. Aayusin ko to. Hintayin ko lang si Kapitan dahil magmumutil kami. Ang ibig kong sabihin magpapasama sana ako na makikiusap kay Superintendent. Sige.
siguraduhin mo lang na hindi kayo machismis. Tulad ng sinamahan ka niya na nakiusap kay superintendent. Napaya siya rin bibang. Dahil sasamahan sana kanya pero pinababa mo raw siya. O ate, kasi sabi ni Kuya Noli, malambot daw ang gulong ng tricycle niya. Hindi kaya ang tatlong pasahero. Kaya pinababalan lang siya. Ano kaya kung ako na lang ang sasama para maiwasan ang chismis? Naku ate, wag. Wag ka nang sumama. Kami na lang ni Kapitan. Ha? Bakit ayaw mo rin akong isama sa lakad ninyo para makilala ko naman ang superintendent? Baka madamay ka pa sa chismis ate. Mamaya, sabihin nilang kabit tayong dalawa ni Kapitan. Ha? Tintin! Oh, Alingin Siyang, ikaw pala. Anong kailangan niya? Eh, kagawad. Kailangang maaksyonan itong tungkol sa ginawa ni Tintin, kina Bunjing at Boy. Bakit? Ano bang ginawa niya sa kanila, ha? Alingin Siyang. Pinagalitan sila nang nakalay pa. Kaya nahihiya na raw silang ipagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit sila mahihiyang ipagpatuloy pang kanilang pag-aaral? Ito kagawad. Ipipli ko tong viral na ginawa ni Tintin. Panoorin mo. Sige nga. Panonorin ka. Hindi ako nag-board exam para hindi respeto ng mga katulad ninyo na wala pang nararating sa buhay. Ang kakapan ng mga mukha ninyo, hindi nyo nga kayang buhayin ang mga sarili nyo eh. Di kayo marunong rumespeto? Subukan nyo mag-exam salit. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. So ugali nyo yan? Di na nga kayo matalino eh. Ang sama pa ng ugali nyo. Wala kayong mararating. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Hoy, Boy. At ikaw, Bunje. Mga ingrato kayo. Ugaling squatter! Ay, grabe pala ang panglalait ng Tintin na yon sa kanila. Grabe! Oo, kagawad! Kaya dapat maaksyonan ito kaagad! Kailangang matanggalan siya ng lisensya! Opening, kumusta na yung kaso ng hipag mo? Malaking problema nga kagawad eh. Nag-viral siya kaagad sa social media. At ang pinangangambahan ko eh, baka matanggalan siya ng lisensya. Kawawa naman, kapapasok lang sa trabaho eh, matatanggal na? Kung bakit kasi naisipan pa ni kagawad Asyong na papasukin sa eskwelahan ang mga abnoy na yun eh. Buti sana kung mababait sila. Hindi eh. Mabastos nila. Oo nga eh. Minsan, hinipuan ako ni Bonjing. Nasipa ako. Aba, nagsumbong ka agad kay Gagawad Asyong. Pinablatter ako kaagad sa pulis. Buti na lang. At hindi sila pinaniwalaan ni Hepe. Ganun ba? Huwag ka mang kalala, Pining. Nandito ako para protektahan kayo. Laban sa dalawang pasaway na kagawad na yun. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, kagawad. Ay, nako. Kung alam mo lang sana ang nararamdaman ko para sa iyo, Pining. Kung alam mo lang sana. Ha? Ay, nako. Kagawad, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ha?
napakaganda mo talaga, Pining. Ay, say, ang ibig kong sabihin eh, ano, kung may masamang ginawa sa iyo ang dalawang kagawad na yon, sabihin mo kagad sa akin, at ako na bahalang gumawa ng aksyon laban sa kanila. Inuulit ko, kagawad, maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Oh, Pining, hindi kita pababayaan dahil mahal na mahal kita. May sinasabi ka ba, kagawad? Ha? Ah, wala. Wala, Pining. Eh, sabi ko, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. At dito lang ako, babantayan kita. Ah, sige, kagawad. Itutuloy ko na itong pag-iimbentaryo ko dahil papalapit na naman ang pag-o-audit ng COA. Naku, ang ganda-ganda mo talaga, Pining. Sana, mabalo ka na. Para aasawahin na lang kita. Hindi, nakalakyan. Pumasok ka na. Opegaga sa'yo, Sir Timprosyo. Ikaw pala, kagawa na siya. Halika, pumasok ka at maupo ka. May kasama ko, sir, si kagawa na daw. Sige, pumasok ka. Sige lang. Masok na kayong dalawa. Maupay na aga sa'yo, Sir Timprosyo, ha? Ay, maupay na aga rin sa'yo, kagawa na daw. Sige, maupo kayo at sabihin nyo kagad sa akin kung anong problema ninyo. Sir Timprosyo, nagpunta kami dito dahil hihingi kami sana ng tulong sa inyo para mabigyan ng leksyon yung isang guro na nanglait ng mga estudyante niya. Sinong guro yan? Ay, ito, sir. May ipapanood kaming video sa'yo. Oh, pakinggan mong mabuti, sir, oh. Sige. Hindi ako nag-board exam para hindi irespeto ng mga katulad ninyong wala pag nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo, hindi nyo pa nga kayang buhay ng mga sarili nyo, eh. Hindi kayo marunong rumespeto. Subukan nyong mag-exam salit. Baka hindi pa nga kayo pumasa, eh. Sa ugali ninyong yan, di na nga kayong matalino, eh. Ang sama pa ng ugali ninyo. Wala kayong mararating. Ako nang nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Hoy, boy, at ikaw, Bunjeng. Mga ingrato at ugaling squatter kayo. What? Nako, nandura pa sa harapan ng mga estudyante niya. Oo po, sir. Well, anong dapat gawin sa guro na yan para mabigyan ng leksyon? Sige, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa guro na yan. Sisiguraduhin ko na patatanggalan ko siya ng lisensya. Mabuti na lang at mabait yung superintendent, kundi matutuloyan ka ng matanggalan ng lisensya. O nga, ate, may pagpapatuloy ko ang aking pagtuturo para matupad ang pangarap ko na magturo ng magagandang asal sa mga bata para sila maging kapakipakinabang sa lipunan. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, sila ang pag-asa ng ating inang bayan. Kung hahayaan lang natin sila, wala silang mararating. Sandali lang. Tumatawag ang kuya mo. Sasagutin ko sandali. Adonis, bakit? Ano ba itong nakakagulat na nabalitaan ko? Ha? Bakit? Ano ba yung nabalitaan mo? Si Tintin. Pinatanggalan na raw ng lisensya.
Totoo kaya ang sinabi ni Adonis? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pag-asa ng Bayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapat lang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!